president po ng Liga ng Barangay ng Benavista at naging LMP president po ng Marinduque din si dating Mayor Jing at binawian po siya at nagpaalam sa atin ay siya po ay advisor at consultant po ni Governor Presby Velasco. Ano po? So, nagbigay po tayo ng mga recognition ang Provincial Government of Marinduque at nandun po si Vice Governor Lynn Angeles. Sampu po nung mga ilang bukal po natin. Nandun po si Bukal Danny Red, nandun po si Mercy Rehano, nandun po si Pangulo ng mga konsehal ng Marinduque, si Neril Mangol, nandun din po yung bagong halal ng SK Federation na Pangulo sa buong Marinduque, si Bertinos Valencia ng Torrijos. At marami pa pong mga department heads at opisyales na nagbigay po ng kanilang mga parangal at recognition para po sa nagawa ng ating yumaong kaibigan at kumpare si Mayor Jing Madrigal. Ano ho? At nagawa po ng resolution ang sanggunian panlalawigan at sinight po doon yung mga nagawa po ni Mayor Jing. At the same time po, ang provincial government din po ay merong plaque of recognition and appreciation na ginawa para po kay Mayor Jing. Ano po? So, hindi po natin makakalimutan si Mayor Jing Madrigal, lalo na po na isa po siya sa mga political leaders noong 2010 na unang sumuporta po kay Congressman Lord Alan Velasco. Ano po? At sabi niya nga po ay gusto niya talagang umasenso ang Benavista at marami po siyang napakarami pong proyektong nagawa si Mayor Jing para po sa Benavista. Halos mga 8 pages po yung proyekto at programa. So talaga pong hindi matatawaran ang kontribusyon ni Mayor Jing sa bayan ng Benavista at sa Marinduque rin po, sa kabuuan ng Marinduque. Ano po? So, paalam, paring Jing, na siya po nag-coin ng hashtag natin na PressBBJU at yung Bilasmo Velasco. Ganyan po at marami pong naitulong din po kay Governor Presby at sa provincial government bago po siya nag-goodbye. Ano po? So, nandiyan lang po si Mayor Jing at alam ko ay patuloy po niya tayong tinitignan mula sa langit at patuloy pong gumagabay sa ikabubuti ng ating Marinduqueño. So, nung January 4 naman po ay nakipag-meeting po si Governor sa mga potensyal na investors para po sa solar energy, talaga pong tinututukan natin itong supply ng kuryente sa atin at mahirap po na ang sitwasyon natin ay palagi po tayong nasa napukor. Ano po? So naghahanap po tayo ng alternatibong supply ng kuryente para po maging malaki ang supply at hindi tayo maapektuhan. Ayaw po nating nahihirapan ang ating mga kababayan, but more importantly po, pag hindi po malaki ang supply ng kuryente, ay apektado po ang pagiging progresibo ng Marinduque. Ano po? So nakikita ko po na malaki na po ang posibilidad na makakuha tayo talaga ng magiging supplier ng solar energy, no? Para po hindi tayo palagi umaasa sa napokor. Tinututukan po natin tuloy-tuloy po yan at marami pa rin po tayong in-entertain at yan naman po ay nakausap natin ang ating napakagaling na GM Gaudencio Sol Jr. ng Marelco, asampu po ng kanilang mga opisyales at
At hopefully po itong first half ng year na ito ay magkaroon na ng bidding at may makuha po tayong talagang maasang supplier, ho. So ganyan po ang sitwasyon. At yun nga po ay meron pa tayong mga kinakausap po sa supply ng kuryente at yung tubig din po, yung desalination ay meron din po tayo dyan. Yung ding arrangement po sa Napocor ay meron din pong investor tayong magsusupply naman diretso sa Napocor naman. Ano ho, in the meantime na hindi pa ho naipuputap itong solar energy facility. No ho? And then January 6 po mga kababayan ay araw po ng Three Kings at alam po mahaba ang ating Christmas celebration hanggang Three Kings yan. Ano ho? So naalala po natin itong Three Kings, alam nyo may Tres Reyes po tayong isla, Melchor, Baltasar at sino ba yung isa? Sino pa yung isa? Sunshine? Melchor, Baltasar, at si... Hello? Anyway, alamin nyo natin mamaya ano sa Tres Reyes. Gaspar, ano ho? Anyway, naalala po natin itong Three Kings na grabe po yung pananalig nila sa Misaya. Ang pagsilang po ni Baby Jesus ay iniintay nila at sa pagsasaliksik nila at sa paniwala nila, ito ang magsasalba sa mga makasalanang tao sa mundo. Ano ho? So nagdala po sila, nag-offer po sila ng kanilang mga regalo. Pero sabi nga po natin, naikwento na po natin at nakalagay po yan sa ating mga kasaysayan, ano ho, ay o sa Biblia ay merong fourth king talaga. Ang pangalan po ay si Atarvan, ano ho. At siya po ay may dalang regalo din para sa Baby Jesus. Pero on the way ho doon sa ano ho, on the way sa Bethlehem, nakita niya po yung leper colony na talagang po yung mga tao ay kawawang-kawawa, walang tubig, walang kuryente, walang pagkain. So na-decide niya po na kasi medyo may alam po siya sa medisina, ay sabi niya ay talagang kailangan niya ata siya ng mga tao dito at nakita niya po yung sitwasyon, kaawa-awa po talaga. So hindi na po siya nakapunta sa Bethlehem. At nagamit niya tuloy yung panregalo niya sana kay Baby Jesus dito sa mga tao na to. At for several years so, inalagaan niya itong mga tao na to. So, yun na nga ho, hindi na nga siya nakauwi at laki po ng sakripisyo niya. Pero ang dami naman niyang natulungan dito sa leper colony na ito. And then, nung may edad na ho siya, ay nalaman niya ho na si Jesus Christ so ay papunta na sa Calvary. So sabi niya, nung bata hindi niya nakita, siguro ho, nung ito nang may edad na ho at kinikilala na nga akong Messiah, at pero ang papunta ho sa Calvary at malamang ay yun na nga ay papahirapan doon o talagang bawian siya ng buhay doon. Kaya ho nung naglalakad ho sa kalsada na ito si Jesus, nandun ho si Atarvan. Kaya ho siya lumapit kay Jesus, sabi niya po, Panginoon, nung bata ho kayo, hindi ho ako nakapunta, pero ako'y naniniwala na kayo ang sugo ng Panginoon. At pasensya na po, pero ako po ay napigilan at napilit na tumulong dito sa mga tao na mahihirap, na may sakit. Kaya pasensya na po at nagamit po sa kanila yung regalo ko. Ang sabi po ni Jesus ay, what you do to the least of my brethren, that you do unto me. Napakaganda po ng ginawa ni Atarvan, sakripisyo, yung pala ay malaking bagay ho sa Panginoon yung ganun. Kaya ho tayo,
Kung susundin mo natin yung istorya ni Atarban, huwag ko tayo magsawang tumulong sa mga kababayan nating nahihirapan. May mga sakit. Bahala na po ang Diyos sa atin. At yung blessings po ay tuloy-tuloy dyan. Ha? So yan po yung message ng 3 Kings at lalo po yung 4th King, si Atarban. Anyway, alam nyo si Governor ay may naging problema rin sa katarata. So nagpatanggal po tayo ng katarata. Ho. Pero dahil po dito na sa Manila, ako kakonsulta ko yung kaibigan kong doktor. Nagulat po ako sa presyo. Medyo ang mahal pala po nung katarata extraction. Kaya napaalala ko sa ating mga kababayan na marami ho na tayong natulungan sa katarak libre na katarak extraction. Napakaswerte nyo ho. At biruin nyo, instead na magbayad ho kayo na mahigit na 100,000, libre ho. At meron pa ho tayong binibigay na financial assistance para pag-overnight. Maganda ho, na-i-avail po natin itong libre na katalak extraction natin ho, at marami na ho tayong natutulungan. So, kanina ho ay nakipag-meeting din si Governor Presby, kahit ho, kanina lang ho yung kanyang medical procedure sa ating mga consultants, at ito nga po yung ating water supply system project, at tinututukan po nating mabuti to. Katulad po ng kuryente ay ganun din po, tinututukan po natin yung tubig dahil wala pong tubig, walang steady supply at malaking supply ng tubig. Marami yung perwisyo sa atin, at the same time ho ay hindi ho tayo aasenso. So itong mga basic na ho ito ay talagang tinututukan po ni Governor Presby. Nandiyan po si Congressman Lord Alan Velasco, at katulong po natin yan sa pagkuha po ng mga kinakailangan po nating supplier o provider ng ganyang kuryente o tubig. So hindi po natin titigilan yan kasi hindi po tayo aasenso kung hindi po natin tatrabahuhin kaagad. And of course po, alam po natin yung mga ibang pangangailangan ay nabibigyan na po natin ng pansin, yung mga infrastructure po. Thank you, Congressman Lord Alan Velasco, at sa ating provincial government na Marinduque, ating provincial engineering office headed by Engineer Romel Monciano, at si PPDO Chief, si Marian Cunanan, sa po ng mga iba po nating mga katulong dito sa mga project po, ay tuloy-tuloy po yan. Yung ating pong provincial hospital ay magiging level 2 na. Nakikita niyo na yung itsura. Dami na kong building na tinayo. Tinatrabaho na ako kaagad dito. Itong taon na ito. Ito naman sa Santa Cruz, yung sa inyo pong district hospital, ay may mga pondo na po yan. Magiging level 1 na po, pipilitin natin kaagad, at mahal po natin ang mga Santa Cruzin. Ho? Health is wealth, and importante po na maganda po ang ating kalusugan. Pati po ang Torrijos Municipal Hospital under Mayor Lord Aquino Velasco. Siyempre po, very close. Talaga pong nasa puso po natin yan. So, at mga Torrijosenos, in the same way, mga kasama po natin sa lahat ng bayan po ay binibigyan natin ng solusyon lahat ng mga problema. Ho. So, yan ho ang nangyari ito nakaraang linggo. Bagong taon ay talaga pong sinabi ko po sa mga department heads ay bigyan ka agad ng mabilis na implementasyon itong mga priority projects sa bawat departamento, at kailangan pong gumalaw ka agad kasi yung time is gold. Ano, sa akin napakabilis ng panahon, ng oras, at siguro i-impart ko sa inyo, huwag po natin sayangin ang oras. Napakabilis po, oras na nakalakpas po ay hindi nyo nakayang ibalik. Oh, wala akong maka-Arthur sa oras. Huwag nyo sayangin yan sa mga bagay na hindi importante. Oh,
Yung makatulong sa kapwa, napaka-importante ho yan. Huwag po natin kakalimutan. Yan po ang ating tema sa 2024. Tutok palagi sa ating mga proyekto at programa at i-implement right away ho, para sa kabutihan ng ating mga Marindokenyo. And of course, sa ating COVID po, ay meron pong ilan na nakikitang kaso. So, sinasabi ko nga po sa inyo, ay meron po talagang nahahawa sa COVID, ano, yung variant. But anyway, ingat lang po at magdala na kayo ng maskara, lalo kayong pupunta siya sa mga hospital natin. Required po yan, ho? At sa mga mataong lugar, lumayo-layo po kayo. Medyo mild ho, eh, pero kung may sakit po kayo, may comorbidity, meron na kayong dating sakit, lalo hong delikado at nagkakakomplikasyon. So yun lang po mga babayan, I wish you again happy, peaceful, prosperous, safe, and very fulfilling 2024 for all of us. Basta po tayo united, marami po tayong magagawa. So punta po tayo kay Dron Rev de los Reyes at mag-report ka nga kung meron kang mga nagawang follow-up sa unang linggo ng 2024. Go ahead, Dron Rev. Okay po. Maraming salamat po, Governor, at magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ito, si Dron Rev de los Reyes, ang inyo pong action officer para sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Press Video, The Governor's Hour. So, yun nga po, ay noong nakaraang linggo po, ay may mga nagsangguni ho sa atin noon pong last week ay January 2 po. So, unahin na ho natin si Sir Joe Rehano po ng Maniwaya, Santa Cruz. Bali, ang concern niya po ay nagpapasalamat po siya sa binigay na kambing ni Governor last year. So ibinahagi po niya na ginawa po niya ito ng kulungan. Yung mga kambing niya po ay ginawa niya ng kulungan. Kasi dati po ay nakagat ito ng aso at hindi rin po nabuntis. So ngayon po ay nabuntis na at manganak na po ito ngayong susunod na buwan. So labis po siyang nagpasalamat or nagpapasalamat po sa ating pong governor at sa programa po nito. Katuwang po ang agriculture at ganoon din po ang provincial veterinary's office. Sa pagkakaloob po sa kanya ng kambing na kanya pong inaalagaan. So yun naman po at in-appreciate naman po natin yung kanya pong pasasalamat at atin din po itong ipinagbigay alam sa ating pong governor. So ang kasunod po na concern ay kay Ma'am Gloria Raza po ng Tawiran, Santa Cruz. So ito naman po ay Dolitupad payout. Follow up po ito para sa kanyang Dolitupad payout. So nanghingi po tayo ng tulong po sa ating pong mga kasamahan po dyan po sa satellite office po natin dito po sa Santa Cruz sa pangunguna po ni Sir Rio Malilang, katuwang po si Ma'am Valerie Buwan at ganoon din po si Ma'am Krisha Malilang po ng ating satellite office para po makapag-follow up tayo ng mga ganitong concern, particularly po yung mga taga Santa Cruz na nahingi po ng follow up or nag-follow up po dun sa kanila pong mga Dolitupad program na pinagtrabahuhan. So bali magkakaroon po ng update or baka po na-update na ito last week. At maghintay lang ho dun sa mga meron ng pinagtrabahuhan po para po dun sa Dolitupad at kayo po ay makakatanggap naman ng sahod kahit po start early this year po yon. So kasunod ho na concern ay si Sir Mark Joseph Basco naman po ng Bagong Silang, Santa Cruz. So nangihingi siya ng tulong para magkatrabaho po. So atin po siyang nakausap at tiniyak po natin na matutulungan naman siya sa paghahanap ng trabaho. Nasabihan ko rin ho siya na maghintay lang po ng pagbubukas po ng libro para po ma-accommodate natin yung kanya pong ina-applyan dito sa ating pong tanggapan. Ang kasunod ho na concern ay si Ma'am Ellen Rodelas, Piña Florida po ng Ipil, Santa Cruz. So kagaya po ng naunang concern ay nagpapasalamat rin po siya sa binigay po na pangkabuhayan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng makina na pangtahi sa pamamagitan po ng Dolly at syempre po ng opisina po ni Governor Presby Velasco. So siya daw po ay nagatahi ng mga basahan at na-accept din po ng mga inailiitan or ina-adjust ng mga damit. So salamat daw po sa pabagong taon na regalo. Napakaganda daw po ng kanilang start ng New Year sa pamamagitan po ng pagbibigay ng regalong makina na pangtahi. So ilan lamang po sila nakatanggap dito sa lalawigan ng Marinduque at isa po siya sa mapalad na nabigyan. So ang kasunod ho na concern ay hindi ho natin matawagan kaya ho in-inform natin siya sa pamamagitan ng pag-text regarding sa details ng kanyang concern. Ito po kasi yung pagsasauli ng baka. Ano po? So pwede ho natin na bali nakaantabay naman po ang ating pong agriculture, ganun din po ang ating PROVET or Provincial Veterinary's Office
sa pakikipag-ugnayan po nung regarding po sa mga concerns sa mga baka or mga livestock. So yan pong mga ganyan ay pwede ho nating masolusyonan agad. Yan nga lang po, isa pong paalaala, kailangan ho ay lagi tayong bukas at saka po na, may signal po yung ating number. Lalo na po pag kinabukasan, Miyerkules po hanggang Friday or hanggang Monday po, ay pilit po natin na tawagan at kontakin po ang lahat para po maayos po natin at matulungan sila sa mga concern. So yun lamang po, Gov. Bali, anim po ang nagsanggo ni last week po at lahat naman po ay nasolusyonan. Yung isa lang po ay hindi nag-text at hindi po nag-reply kasi hindi po makontak. So yun lang po at marami po salamat. Happy New Year po sa atin lahat. Thank you very much, Andrev. At alam nyo, kumpisa pa lang ng taon ay talaga namang panay na ang galaw ni Andrev. Maraming salamat for last year's mga efforts mo to help our mga kababayan. Sana, ha? Pwede na tayo, Sunshine, na mag-entertain ng mga calls o magbigay ng sagot sa mga text messages kung kinakailangan. So take it away, Sunshine Grace. Okay. Okay po. At medyo meron pong natawag dito sa ating hotline. Ang ating pong text hotline ay 0961-432-4436. Ulitin po natin, 0961-432-4436. At yun po kanina yung tatlong haring mago. Si Melchor po, si Gaspar at si Baltazar. Ayan, at ito na po ang ating caller. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, nako, medyo pakihinahinaan daw ninyo yung inyong radyo dyan. At nag-feedback po, hindi ho tayo magkakaintindihan. Hello po. Ayan, okay. Ano po ang pangalan nila, sir? Kagawad Del Mundo po ng Lapu-Lapu, si Marvin po, tuwin, kagawad tuwin. Ah, opo, opo. Magandang hapon po. Nasa kabilang linya po si Governor. Gov. Sige, kagawad Marvin. Magandang, happy New Year. Magandang, happy New Year din po. Okay. Ang tanong ko lang po yung Bayoko sa Dolly. Mm-hmm. Hindi po nakasahod siya. Yung bayo mo sa Dolly, ano pangalan? Okay. JR Principe po. Ah, hindi pa na pay out? Oh, hindi, nag-pay out na po sila, pero kasama po sa orientation at saka nagtrabaho po siya. Hindi siya po nakasama sa pay out. Ano ka mo, hindi siya? Hindi po napasama sa payout ng Dole. Ah, hindi pa ano napasama sa payout. Oo. Ay, yung kasama niya, yung kasama po naglinis ay nakakuha na po sila ng payout. Si Drandrev ay kayang-kaya yan. Ano ha, pakitignan mo nga Drandrev tong payout ni JR Principe. At nakapagtrabaho na yung dapat naman mabayaran. Nag-payout na po ngayon December. Okay po. Nag-orientation naman po yung bata. Oo nga. Sige, alam mo naman, Marvin, at anuhin natin, ha? At pipilitin natin mabayaran ka agad. Nagtrabaho na, ha? At sige, dami ba mabilis dyan sa Dole. At yung atin namang si Philip Alano talaga namang maaasahan din yan. Baka may naging issue na ng konti. May naging problema na. Pero kaya namang ayusin yan. Thank you po. Sige, at si Drandrev ang bahala dyan, Marvin. Maraming salamat sa pagtawag, ha? At thank you sa pagsuporta sa ating provincial government at municipal government ng Santa Cruz. Thank you. Okay. Happy New Year. Okay po, maraming salamat dun sa ating caller at meron pa po tayo ditong mga tanong. Sabi po dito ay good PM po. Tanong ko lang po, di po ako nakakuha ng sahod sa Dole noong December 28. Saan po kaya pwedeng kunin yun? Si Teodoro Briones po ito ng Barangay Pantayin. Okay, si Kapatid Teodoro, katulad din ng kay JR Principe ay tatrabahuhin ni Drandrev ito kaagad. Ano, Drandrev, ha? Yes, po, Gabab. Kailangan mabigyan natin ng priority. Talaga mabayaran kaagad dahil pinagtrabaho na, di ba? Kay Teodoro ay makakakuha naman kayo ng follow-up na tawag dyan o kung ano yung report na may bibigay ni Drandrev, ha? Okay. Sige, next. Okay po. At meron po ulit tayong caller. Magandang hapon po.
Magandang hapon. Apo, ayan, medyo pakahinahinaan po yung radyo nyo. Oho. Hello? Ayan, magandang hapon po. Sir, ano po pangalan nyo? Anyano Roldan. Taga saan po kayo? Dito sa Lipa. Ah, taga Lipa po. Oh, sige po, at ano po ang tanong nyo kay Gov? Ako po yung mapasulong kay Gov kung sa pagbinto ng lupa namin sa Masalukot. Mm-hmm. Baka, oh. Ayan, nako. Pakahinahinaan pa po yung radyo. Ano daw po? Okay, anyway, meron naman ho tayong tumutulong sa pagbenta ng lupa. Ano ho? So, kailangan ho dyan na Anyano, di ba? Anyano, Roldan ba? Tama ba, Sunshine? Mm-hmm. Anyano? Mm-hmm. Eh, paki-prepare mo yung Xerox copy nung titulo, nung tax declaration, at saka yung 2023 na tax receipt. At maganda rin kung merong plano ng lupa o vicinity plan. Yung apat hong dokumento na yon ay tatawagan ho kayo at baka pwede hong padala nyo kay Rayo Malelang dyan o kay Valerie, ano po, dyan sa satellite office natin sa bayan po, sa poblasyon, sa municipal building. Para po, at saka isulat nyo na rin doon kung magkano yung gusto nyong presyo para matulungan ho kayo sa pagbibenta. Oh. At marami namang hong gustong magbenta, so hinahanap naman ho natin ang bibili, ha? Ayan. 5 hektaryo at kalat po yun? Yung titulo ho, kopya ng titulo, kung titulado, ano ho? At kung hindi ho titulado, yung tax declaration. So, meron yung po, kopya po, Xerox lang po ng tax declaration. Okay. At saka po yung 2023 na tax receipt, yung pagbabayad po ng buwis sa lupa. Oo, kabuwis ko pa po. Ayun na nga ho, i-xerox lang ho yung resibo. Pwede ho yun. At saka mas maganda ho kung meron ho kayong hawak na plano para ho mas madaling makita ho kung saan lugar. Oo. Ang laki po ng plano namin. Meron pong hawak na. Meron naman ho nga nag-xerox ho niyan eh. Sige, dali nyo na lang ho doon sa kay Rayo Malelang dyan sa satellite office. O si Valerie ho, hanapin nyo ho. At doon nyo ibigay yung mga papeles para matulungan. At saka sabi, isulat nyo na rin kung magkano ho yung presyo nung lupa nyo ho. Okay. Ito ho, marami naman ho nakikinig eh. Baka may interesado. Magkano ba ho per square meter yung gusto nyo dyan? Magkano ba yung presyo nyo sa lupa? Gano'ng kalaki ba ho yan? Kaanyano? Anyano? Po, 5 hektaryo at kalahati. Malaki-laki rin, ano ho? Magkano ba ho ang presyo nyo dyan? Naisip nyo na ba ho? Pero po ba 2 million? 2 million. Oho. So medyo mukhang reasonable naman yung presyo, ano ho? Sige ho, at pakibigay nyo yung para matulungan kayo at mahanap po tayo ng bibili. At makatulong ho sa inyo, ho? Baka po pwede yung... Kukontrolin ho kayo. Ano po yun? Baka po pwede yan akin yung 4 million. Ano po? 4 million na po ang presyo? Oo. Opo, sige, ilagay po natin 4 million. Ano ho? At yun naman, initial offer, usually ho, nagtatawaran naman ho dyan eh, ha? Sige ho, at yung apat na dokumento, kung meron ho kayo, ay padala nyo lang ho dyan kay Rayo Malelang. Dyan po sa satellite office natin sa poblasyon, sa munisipyo, ha? Ito po yung pabuhisan niyan at saka yung may plano at saka yung titulo. Pabuhis ko pa po pati ngayon. Tama po. Yun po ang kailangan natin. Lalo yung plano. Maganda rin doon makita kung saan lugar. At anyway, nandiyan naman yung may cellphone naman kayo. So, alam na namin at madali ho kayong kontakin. Okay.
Opo. Sige po, tutulungan po natin kayong makahanap ng bibili at magamit nyo naman yung, kung matuloy may yung bentahan at nagkasundo ko kayo, di magamit ho nyo yung pera, ho? Sige ho, kaanya na. Salamat ho sa pagtawag, ho, at Happy New Year, ho. Hello po, bigay ko po yung number kay Sir Dan Red, yung Guillermo Roldan. Opo, opo. Ibigay kay Dan Red, opo. Opo, chat ko po kay Sir Dan Red. Atis ko na lang. Opo. Thank you po. Thank you. Salamat po. Okay, opo. Okay, maraming salamat po. At meron pa po ulit tayo dito mga text messages na babasahin. Si... Ayon. Good evening po si Romel Mendeja po ng Aturan. Ask ko lang po if active pa yung pinamimigay na kalabaw o baka. Gusto ko po makasali if qualified po. Well, depende sa supply po yan at tayo po ay umaasa din po sa supply na nakukuha natin sa Department of Agriculture at sa mga ibang sangay ng gobyerno. Tuloy po yun, pero from time to time ho ay ina-announce naman ho natin at hindi basta i-register po natin si Mang Romel Mendeja ho dito sa ating listahan ho. At syempre ho ay dahil depende sa supply, konti lang hong pasensya sa pag-antabay kung kailan ho na mabibigay ho natin ho. At marami naman ho tayong nabigyan na, kaya lang ako sabi ko ay maghintay-hintay lang ho. Sige ho. Thank okay. you ho. Okay po. At meron po ulit tayong caller. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Madam Sunshine. At magandang hapon na rin po kay Governor. Opo. Ano pong pangalan nila, ma'am? Si Shirley Dicina po ng Matalaba. Madam Sunshine at ako po ay lubos na nagpapasalamat at natanggap po na po yung aking hiningi sa inyo na sewer machine. Maraming salamat po at pasensya na po. Ako po ba ay walang monitor ngayon, ako po ay nandito sa pagmasahe kaya po hindi ako makapag-monitor ngayon. Yun lang po ang masasabi ko po. Maraming salamat po sa inyong walang katapusang pagtulong. Salamat po. Po, salamat Shena at mabuti may nakatulong sa iyo at nandiyan pa yung mga ibang suporta natin no at paalam mo lang sa ating district office diyan kung taga sa Matalaba ka, nandiyan nga sinabi ko kanina si Reyo Malelang o si Valerie ano ha at meron naman tayo ka akong lab loan na pwede pa kayong kumuha ng kapital. Importante rin ho yung kapital sa paghahanap buhay o sa negosyo. Andiyan pa ibang suporta natin. So, palagi na kayong makikinig din sa ating mga programa at magtanong-tanong din ho palagi sa ating barangay official so, kung ano yung mga programa natin at marami naman ho yan. Salamat po sa pinahatid yung pasasalamat also. Opo. Igob, ako po ay may katanungan. Ay ako po baga ay kahit nabigyan na ng sewer machine, ako po baga ay pwede pang isali sa Dolly Tupad kahit po ako nabigyan na ng sewer machine. At sabi po nung iba, pag daw po nabigyan na, hindi daw po na isali na sa Dolly Tupad. Ako po kaya ay may isali pa. Ay, nahiya na po naman ako, pero sinamantala ko na rin po at ako po kita ay nagkakausap na rin lang. Ay di sinamantala ko na rin po magtanong. Sa akin po naman marami ho kami nakukuha ni Kong na Dolly Tupad madami ho yan basta nabigyan na po yung mga iba may posibilidad ho makasama ho kayo dyan ho? Darating ang panahon magkakaroon ko rin ng oportunidad na mabigyan din ha? Basta yan ang policy namin talagang marami na tayong talagang binibigay libo-libo na yan kaya yung iba nabigyan na yung hindi nabigyan malaki ang chance pa rin makakuha ha. Ako po ay nabigyan na inalis lang po nila ako. Sabi po nung iba ay ako daw po binigyan niya ninyo ng machine kaya po ako hindi na nila inasali. Ayun po. Sige ang pa, sabi nung iba sabi ko lang... si
si Philip Alano at ano ha, malaman natin kung ano, kung pwede pang, alam mo naman sa bawat regulasyon, mayroong mga exception yan eh ha. Okay. O sige, basta ang tabay ka lang at nakita namin yung request mo ha. Opo. Okay, salamat po ng marami muli at sana po ay maging magpatuloy ka po at bigyan lagi ng kalakasan sa pang-araw-araw na buhay. Sige po, salamat po ng muli. Bye-bye po. Salamat sa iyo, Shena. Good luck at bigyan ng tuon yung at sipag, ano, at tsaga at talagang tutok talaga yung ating pagdaan ng buhay, ha? O, gusto namin umasenso kayo. Okay, opo, thank you. Salamat po ng marami. Happy go. New Year. Okay. Okay, bye-bye po. Okay, maraming okay, salamat. Bye-bye. Ayan, si Ma'am Shirley, disena ng Matalaba. Mukhang madami na siyang natanggap ng mga biyaya. Ayan. Si Sunshine, hindi pa yata nabibigyan, ha? Ay, hindi pa po. Nararapat lang. Ayan. Meron ba po tayong bagong caller dito? Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po. Magandang hapon po, Bob. Apo, ano po pangalan nila, ma'am? Marian Perlas po, ng Banahaw po. Oo, sige po, sige po. Nasa kabilang linya po, sigob. Hello po. Hi, good afternoon, ho. Magandang hapon, yeah. Ho. Ano pangalan niyo ulit, ho? Medyo mabilis yung pagkasalita niyo. Bisaya po. Marian Perlas po. Yun? Marilyn Perlas. Ah, Marilyn, ho. Oh. Sige, okay. Marilyn, ha. Kamusta ka? Ano ba yung may pag-inkod, ho? Oh? Ganito, Gob. Kami po ba ay ano din, parang ay una po naming alapitan po, ikaw po mismo kasi ito concern po ng buong Marinduque po. Oh. May isa po kasi insurance na nagtayo po dito sa buong Marinduque. Mahar Insurance po, Governor. Ay, may nagtayo na insurance? Opo, opo. Ay, ngayon po, nasa oh, ano 500 member po. Eh ngayon po, hindi na po namin sila makontak. Inilipat nila yung kanilang funeraria or ang service sa isang company rin po, isang insurance rin po, which is hindi po namin alam. Hindi po kami in-inform na iiniwi two years na pong wala po dyan, kundi itong aking mga collector po, ginagambala po ng mga member. Inaaraw-araw po sila at sila po yung napagalitan na wala po silang ginawang mali, kundi nakarilis naman po lahat ang pera. Ngayon po, ang gusto po namin, kaya po kami, may nagsuggest po sa amin, ilapit nyo kay Governor yan. Dahil buong Marinduque kang apektado niyan. Anong pangalan, ano kamoy ito? Funeraria? Yes, Mahari Insurance po, na may funeraria po dito sa Santa Cruz. Yung merong benefit sa burial, ganun ba yon? Wala po dyan, parang di nila ang po. Ang nilipat po nila Governor sa isang insurance po kumpanya. Sa SIMI. Kumpanya. Hindi, pa nila siya sabi mo, may paano insurance company. Yes po, kumpanya mga member namin. Opo. Kumuha kayo ng insurance doon sa kumpanya na yon. Hindi po namin alam, kasi maraming claim, Governor, na hindi po nila nirinit, hindi po nila binigay sa mga tao. Pero maraming detalya ho yan. Drandrev, kunin mo lahat yung detalya at i-refer natin kay Attorney Romel Fernandez ano, at saka yung mga abogado ng Provincial Legal Office. At marami palang apektado. Usually itong ganito mayroong mga problema yung mga nag-o-offer ng ganyang mga benefits. Oo. Ano ta pa eh, imbisigan natin Marilyn at malaman yes, natin punod dulo at tatawagan kayo ng ating mga abogado ha? Oo. Mapunta po sana kami sa iyo bukas if you may time ka po. Kasama ko yung mga collector, pati po mga member. Hindi po, collector na lang po. Dala nila ang mga pangalan ng member po. Ano hindi, po? Nandiyan naman ho yung satellite office natin dyan sa ano ha? Sa... munisipyo, si Ray Malelang. At nandiyan din naman ho si Attorney Fernandez eh. Drandrev, i-refer mo kay Attorney Fernandez. Nandiyan din ho si TJ Pereda, yung ating lawyer din taga Santa Cruz. Ano ho, at magagaling ho yung ating mga lawyers na yan.
At para dyan lang ko ay ma-imbestigan, makuha yung mga detalya, mga dokumento. Para malaman natin yung punot dulo. Si Ray, umalay lang ko yung head ng ating satellite office dyan. At kasama po ni Valerie. Ano ho? Oh, sige po. Sige po, mag-usap kayo doon at kailangan malaman natin yung punot dulo. At tutulong po tayo dyan. Katulad parang iwi din po yan eh. Yung unod doon sa binabista eh. Daming niloko eh. Sige po, Governor. Ang minder niyan. Nasa 300 plus. 500 pa po. Oh, biruhin nyo yan. Sige, at tutulong mo tayo. At ayaw natin ganyan na niloloko po yung ating mga kababayan. Ha? Tama po. Sige, Marilyn. At dali nyo lang yung mga dokumento nyo. Dapat may Xerox na lang at ayusin na lang doon. Drare, paki-connect mo kay Atty. Fernandez, ha? Sige po. Sige. Salamat po, Governor. Okay. Magandang gabi salamat, po. Salamat, Marilyn. Okay. Magandang gabi po. Din. Okay. Okay po. Yun po yung ating isang caller. At nakuha naman po natin yung iba pa ditong mga text messages ng atin pong mga kababayan. Si Luel po ng Santa Cruz, gatanong sana ako paano humingi ng medical assistance. Nabali po kasi ang binti ko. Wala po kaming pampabakal. Meron po tayo mga nakukuha na ganyan. Yung parang bakal po sa legs. Ano po? Sige po at si Drandep, i-refer mo kila Dr. Annette Macayaon. Ano ha? At may mga nakukuha tayong supply na ganyan, ha? Oo. Sige. Next. Ano pa? Okay po. Sabi naman po dito ay Gov, pwede po makipag-appointment bukas. Medyo nagpapahinga pa si Gov eh. At nagkaroon ng ano lang, katarak. hindi pa ako makapagkita. Randreb, tawagan mo na lang itong nag-text at na makausap mo, ha? Alamin mo kung anong problema, ha? Yes po, Gov, Papa. Okay po. Sabi naman po dito ay, magandang gabi po. Tanong ko lang po, tanong ko lang po, sino lang po ba required mag-loan po doon sa love loan po ba yun? Sabi niya. Oo. Sige, bigay mo yung mga requirements natin dyan, Drandre. Batawagan mo yung mga nag-text na yan. Yung palang iba, hindi pa alam yan eh. Ano ha? Nako, libo-libo na yung natulungan natin. Halos ang laki ho ng pondong umiikot natin dyan. At gusto po natin ayaw natin mga kababayan ay nagpa 5-6 o kung saan humutang yung online na loan. Ako po, puro sakit ng ulo at saka kung ano-ano yung pinapatong ho. Dito na kayo sa love loan kasi ang ating adhikain dyan o yung purpose po niyan ay makatulong ng financial ho. Sige po, at kung sino man yung nag-text ay kukontakin po ni Drandreb. Ano po? Okay, apo. Baka Drandreb, baka pwede mo nang ibigay yung requirements para sa mga nakikinig sa love loan, ha? Opo. Opo. Bali yung sa love loan po sa mga nakikinig po dito sa ating programa po. Kailangan lang po ay meron kayong existing business. So, kailangan po ay meron kayong, kung kayo man po ay nag-load or may balak po kayong business o kaya po tindahan, pwede po yun. Magbigay lang po kayo ng proof na meron po kayong business na existing. Ang kasunod po nito ay yun pong schedule at saka po inyong hindi agency po na makukuha nyo sa barangay. Tapos mag-prepare din po kayo ng ID. Kasi ito po ay mag-fill up po kayo ng form dun sa... pwede po kayong magtungo actually dito sa ating pong Municipal Agriculture Office. Pwede po dun mag-fill up po ng form. At pwede rin naman po kayo kung may panahon talaga kayo, pwede kayong magpunta sa ating pong tanggapan dyan po sa Provincial Agriculture. Pero yun nga po, gaya ng sinabi po ni Gov, ang ating pong mga requirements ay sedula po, ID, proof po na meron po kayong negosyo na existing po. At yung ika-apat po ay yun po nga ning form na inabigay po ng ating pong Municipal Agriculture Office or ng ating pong Provincial Agriculture. So pag meron na po kayo lahat nun, at kung kayo naman po individual, okay lang din po. Pero mas ina-encourage po na kayo po ay may grupo, at least po ay 10 or 5 po. Para kayo po ay ma-assess or mapuntahan po sa inyong barangay ng ating pong
Okay. Okay po, okay po. Anyway, yung dagdag ko lang dyan sa lab loan, ano ho, ay talaga naman ho, pinapautang ho natin yung pondo at gusto ho natin makatulong. So, basta mag-apply lang ho kayo, wag ho kayong matakot dyan sa mga requirements, ano ho. Eh, may flexibility ho tayo, mean to say, may luwag ho naman ho tayo dyan. At the same time ho, yung mga talaga nagninegosyo na patungkol din ho sa tourism, ay nakakuha tayo ng loan sa DTI, ano, sa Department of Trade and Industry, sa SB Corp. Ano ho? Eh, halos sa talagang zero interest. Ano ho? So, basta ho, magtanong ho kayo, sabi ho kayo na yung atin naman ho nag-implement ng lab loan, taga Santa Cruz, si Eddie Luna, ano ho, yung dating Assistant Secretary ng DA at nandiyan din ho si Susan Uy, ano ho. So, huwag ko kayo matatakot magtanong at kami ho, talaga may pondo na pinapautang ho namin yan, ho, para makatulong sa inyo at doon sa mga nagninegosyo ay lalo hong umunlad yung negosyo at lalo malaki ang kikitain, ho. Ayan ho, yung lab loan ho ay libo-libo na ho natulungan natin dyan at nakakatama naman na ho ng puso na malaki po na itutulong natin sa ganyang tulong pinansyal na talagang halos wala namang hong interest na binabayad na ho. O sige ho, at kukontakin ho natin yung nag-text. Ano? O sige ho. Okay po, at meron na ulit po tayong bagong caller. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yes po, ano pong pangalan nila? Elpidio Rio Florido po. Elpidio Rio Florido, taga saan po kayo? Balogo po. Ayan, taga Balogo. Santa Cruz po. Oo. Ayan, medyo pakihinahinayin po yung radyo. O, ako po, napalog ko lang po yung naibang kong patitulo. Teka po. Hinahinan daw po yung radyo at hindi ko kayo masyadong maintindihan din eh. Napalog ko lang po yung aking naibang kapatitulo ako ng lupa. Sige, Mang Elpidio, ang gagawin ho natin ay kukontakin ho kayo ni Grand Rev, tapos ay i-refer ho kayo dun sa ating legal office at may naglalakad po niyang libreng titulo na programa ho natin, ho. At mabuti ho ay naisip nyo at talaga importante naman magkaroon ho ng titulo, ho. Ayun ang pinapaalam natin sa ating mga kababayan. Mahirap ho yung puro tax declaration lang, ho. Hindi ho yun yung matibay na ano eh, na ebidensya ng pag-aari ng lupa. Kailan ho talaga may titulo, ano ho? At kasi nga ho minsan eh nagkakaroon ng WW yung tax declaration, kaya nagkakaroon ng gulo eh. So maganda ho yung ginagawa nyo na gusto nyo magkatitulo. Sige ho, at kukontakin ho kayo para maituro sa inyo yung proseso at matulungan ho kayo makakuha ng titulo. Gano'ng kalaki ba ho yung lote nyo? Kaya ako po nga inako na may po yung may titulo. Tama po yun, ka Elpidio. Gano'ng kalaki ho yung lote niyo ho dyan sa Balogo? Ay nga rin po, baka mga kulang na 2 hektarya. Ba, maganda na ho yun. Malaki-laki na ho yung alaga rin ho yun. Masa, alam niyo yung bayo ho ng lupa siya ay lalong lumalaki pag titulado, ho? Kaya tama ho yung ginagawa nyo. At yan eh, sinasabi ko naman sa ating mga Santa Cruzin, hindi lang Santa Cruzin, pati ho yung mga ibang kababayan natin sa ibang bayan, mag-avail ho kayo nung libreng patitulo. At alam nyo, kinuwento ko na ho yan, ang mahal ho na pag nag-apply kayo niyan sa korte, nako po, kukuha pa kayo ng abogado. Ngayon ho, maganda ho yung programa ng DNR. Mabuti ho yan at in-avail nyo at alalayan po, tutulungan po kayo. Aha. Ako po, mayroon pati pa sa Kamanduguan. Ay, di sabay nyo na rin ho. Importante ho yung matitulong ho yan. Tama maganda po yun. Maganda po, nadidingig ko po ay kapatitulo daw. Di kaya ako po yung hinihintulong sa iyo. Opo, tutulong po tayo. Tatatawagan po kayo ni Drone Rev. I-repair din po kayo sa legal office natin. Ano po? Opo. Sige po, tatawagan po kayo ka Elpidio ho, para malaman kung ano yung mga kailangan isumite. Ho? Uh-huh. Opo. Maraming po salamat, Gob. Salamat po, Kyle Pidjo. Ingat po tayo at Happy New Year. Ano po?
Happy New Year po. Okay, thank you po. Maraming salamat po at meron pa po ditong mga ano, mga tanong sa atin na ating basahin po yung mga text dito. Si Sir Diomer De La Rosa D, meron po siya ditong text. Sabi niya, magandang hapon po, Governor Presby. Sa palagay po namin ay based po sa aming analysis para mas dumami ang turista sa ating minamahal na probinsya, ang kailangan po dito sa Marinduque ay mas mabilis na biyahe patungo po sa ating lalawigan. Kapag nagkaroon po ng katuparan ito, sigurado po kami na mas maraming turista ang dadagsa. More tourists, more money, and more jobs. Kahapon po umalis kami ng Marinduque, 5 a.m. dumating po kami dito sa ating probinsya, 3 p.m. na. Almost maghapon po ang biyahe dito sa atin. Ibang probinsya po, mas madali ang biyahe nila. Salamat po. Medyo sobrang haba ho nung ganun. Siguro ang nangyari ay dumating ho kayo sa Talaw-Talaw at wala pa hong barkong naka-schedule umalis ka agad. Eh siguro dumating ho kayo mga alas 8 ay ganyan ng umaga eh bago ho nakabiyahe baka mga alauna na ho siguro ganun nga ho siguro nangyayari ganun ho nangyayari eh kasi nga ho ay may mga naka-schedule ho ng biyahe yung ating mga barko eh pag natapat ho kayo doon sa ano ay matatagalan yung wala pa ho yung biyahe na oras. Kaya nga ho, inaayos mo natin yung booking system na para ho nakakapag-book na po yung ating mga kababayan o bisita na nasa Maynila pa. Kaya alam po nila yung oras na sasakyan po nila. So inaayos po natin yan eh. Kaya itong early part po ng 2024 ay gusto po natin gawin yan. Na tama po naman yung obserbasyon nyo na talaga pong pag hindi alam po yung oras ng pag-alis ay ano po ay matagal po na naghihintay sa Talaw-Talaw. Yun ganun po ang nangyayari. Oh. Anyway, yung ating pong airport ay patuloy pong ini-expand na at hopefully ho ay magkaroon ho tayo ng biyahe ng eroplano. And then yung ating tulay po ay patuloy po namin tinututukan naman yan yung mula Quezon papunta ho sa ating lalawigan. So pinag-aaralan na po yung paggawa ng tulay dito muna sa bandang Alobo papuntang Pulo. Ano ho, parang first phase. Ano ho, mga halos mahigit 1 kilometro po yan pero ginagawa po yung feasibility study. So yun pong mga bagay na yan at patuloy din po tayong nag-iinganyo ng mga iba pang mga shipping lines ano ho para mas marami ho ang biyahe at mas mabilis yung makaalis ka agad ho. So salamat ho sa pagbibigay po ng ganyang puntos, tama po yun, kailangang mabilis po ang biyahe sa Marinduque para po lumakas ang ating tourism. Salamat po. Okay po. At dito naman po ay may pangalawa pa po siyang tanong. Ano po ang ginagawang paghahanda ng provincial government para po sa pagdagsa ng ating mga kababayan ngayong Holy Week? Salamat po. Pinag-aaralan na po yan, Tourism Office. Ano po? At talaga pong pinaplano po kagad yan. At bandang 3rd week of March po yata yung ating Holy Week. Ano po? So, palagi ho namin pinaplano kaagad yan kasi nga po ay talagang isang linggo ho yung Holy Week eh. Eh, doon pa naman ho lahat gustong pumunta. Eh, gusto nga sana ho natin isang buwan yung Morion Festival. Eh, pero mukhang hindi ho madaling isagawa. Ano ho? So anyway, alam lang natin na talagang pinaplano ho namin palagi ang Holy Week at dagsa po talaga ang tao. Ano ho? Sige po at makaasa po kayo. Opo. Baka po magsabay-sabay na naman. Ay, sabay-sabay talaga. Wala tayong magawa eh. Gusto lahat eh.
Doon sa, at saka Dagsa, bandang Miyerkules pa naman, danado na lahat. Basta yung buong linggo na yun, ang gulo-gulo. Sabay-sabay ang dating, sabay-sabay ang alisan. Ano po? At sabay-sabay din ang alisan. Mm-hmm. Talagang, medyo talagang pag sobrang dami, hindi makayanan ng ating mga barko din . Kahit talagang anong galing na aming arrangement na ginagawa at talaga namang lahat ng available na barko talagang pinipilit nating ma-supply. Minsan, yung barko naman nasiraan, yung ganyan, ako po, talagang medyo mahirap po talaga. Kaya ini-encourage po namin yung ibang shipping lines na magdagdag ng linya ng biyahe dito ng barko. At the same time po, talagang pinag-aaralan po namin yung port po diyan sa San Juan sa Batangas. Kasi oh, sandali lang paglabas ng Star Toll at mula San Juan ho na pier papuntang Marinduque halos ang sabi nila yung mga 3 hours a little more, pero mas maiksi pa rin ho. So tingnan ho natin yan. Mga hindi naman po tayo tumitigil hangga't hindi natin naayos po yung ating transportasyon. Opo. Okay po. At may follow-up question po yung kanina, nagtanong tungkol sa love loan. Sabi niya ay paano po if wala pang business po kasi agawin pa lang panimula po. Sana pwede po bang mag-loan sa love loan? O, sabi ko nga maluwag ho tayo dyan . Sige, basta mag-apply lang ho kayo, tutulong ho tayo. Pwede naman ho yan doon sa SB Corp . Yan ho yung Presby Cares loan. Na ina-arrange din ho namin sa SB Corporation ho, sa DTI. Magaling ho yung ating director dyan, si Ronel Makatol. Maraming salamat, PD Ronel, sa lahat ng tulong sa ating kababayan. O, yun ho. At sige, basta mag-apply lang ho kayo. Magtanong ho kayo ng requirements at tutulong ho tayo. Okay po. At basahin lang natin itong pong mga nag-comment dito sa ating comment section. Si Vavi Moreno, meron po siyang mga puso-puso. Si Tres Uno, meron din. Dito po yun sa ating Facebook Live. Sabi niya, gandang hapon po. At si Aya Roldan, Sir Dranreb, may nasabi siya sa iyo. Sir Dranreb, ito po yung pangalan ng mag-benta ng lupa sa Masalukot. Pangalan po ay Guillermo at Anino. Anin? Anino Leoncio Roldan. Ayan. May number po siyang binigay dito. At sana daw po ay matulungan niyo po Gov sa pagbenta ng lupa. Gagawin po natin lahat ang magagawa. Opo. Ayon. Nako, medyo wala na po tayong oras at medyo wala na rin tayong mga text message po na pumapasok dito sa ating ayan, may pahabol pa po. Kala ko wala na. May pumasok pa pong bago. Sabi dito, magandang gabi po, Gov. May nagbili po akong portion ng lupa. Gusto ko po sanang mapagawan man lang, kahit deklarasyon man lang sa pangalan ko. Nangangamba po kasi ako na baka mawala ng pasa yung pinaghirapan ko pagdating ng panahon. Namatay na po kasi yung binilhan ko. Sana po ay matulungan niyo ako. Salamat po. Medyo mahirap po yung sitwasyon na yun. Ano po? Kasi yung binilang po ay namatay na. Uh-huh. Kailangan ho niyan ibang dokumento pa, pero doon sa ginawa nyo. Kasi ho, ay kailangan gagawa na tayo ng extrajudicial settlement nung propiedades nung namatay. Kapag sa ganun ho, kailangan nung papirmahin na yung lahat ng iridero noong namatay. Kaya ho mga kababayan, yung gusto kong bumili ng lote, lalo na ho yan hindi titulado, ay kailangan sumangguni ho tayo dyan sa ating mga lawyers ho sa legal office para ma-advisean ho kayo. Kasi baka masayang ho yung pera nyo . Ay mamaya ho, yung nabilan nyo ay hindi pala siya yung talagang may-ari. O kaya ho yung tax declaration, may ibang tax declaration din. Minsan may nangyayaring ganun. So kailangan ho, may nagigiya ho sa inyo. Yung iba ho, ay meron magagaling hong, sabihin ko na talagang yung iba naluloko ho Siyempre, gagawin ho yan, deed of conditional sale. Hindi naman yung absolute sale, yung isang bigayan lang ng bayad, tapos na, pwede nang ilipat, saka mo madidiscover.
Eh, yung iba ko magagaling eh. Gagamitin nila, ito yung tax declaration. Hindi pala kanya yung lupa. Tapos pinapahulog ng ilang taon. Sabi niya, oh, sige, 3 taon, oh, 5 taon. Ngayon eh, pag yung ano, nakakalimutan mo magbayad, papatungan nila ng penalty interest. May mga dokumento sila. Hindi na kayo makapagbayad. So lahat ng hinulog nyo ngayon ay parang mawawala ng bula. Parang naging bula. Eh, mahirap po yun eh. Kailangan nire-review mabuti yung mga transaksyon sa lupa at kawawa ho yung mga nag-i-invest. Ano? Ah, sa lahat ng ayoko yung niloloko ho eh. Mahirap ho yan. Mahingi ho kayo ng konsulta sa ating mga abogado. Nandiyan naman ho yung ating mga IBP, may legal aid office ho yan. Ah, yung Pangulo ay si Attorney D. Ano ho? Si Orly D. Makakahingi ho kayo ng tulong si mga sapaw ho, si Attorney Ivy Rio Florido at saka yung mga tao po ni Attorney Rodas, sapaw, tutulong po yan. Lagi ho kayong kukonsulta ng abogado bago ho kayo bibili, lalo yung conditional sale para ho nag-atugigiyahan kayo, na-check ho ano ba yung pinagbabasihan itong nagbibenta at baka puro lokohan. No? Marami na ho nangyaring ganyan ho, at mag-ingat ho kayo. Madali hong gumawa ng mga dokumento at marami magagaling mambola ho. Huwag ho kayong basta bibili at magbibitaw ng pera kung hindi ho wala kayong legal advice. At nachi-check ho dyan yan muna sa assessor's office ng munisipyo kung talagang tama yung tax declaration niya, yung dokumento. Kailangan ho yung itignan nyo muna yung evidence of ownership. Ang pinakamaganda ho, talagang bibili niyo may titulo dahil mas matibay yun. Yung tax declaration, no, ay hindi ho talaga yan matibay na pruweba ng pag-aari ng lupa. Ano ho? So ganyan ho, ang advice ko, baka maluloko lang ho kayo, eh mabuti humingi mo ng legal advice. Oo. Sige ho, thank you ho. Okay po, ayun. At meron pa po dito tanong, sabi niya ay good evening po, baka po pwedeng maibalik yung curfew dito sa Santa Cruz. Masyadong maingay ang mga kabataan, nakakapuyat. Salamat po. Ay, sasabihin po natin kay Mayor Marisa Red Martinez at kay Vice Mayor Bob Manuel, ano, at sa mga kasamahan sa konseho, eh baka kailangan nga hong ibalik yung curfew at siyempre po, ating mga kababayan, kung ano po yung activities natin ay karapatan din po nating gumalaw ng ganyan. Pero palagi po nating isa sa isip na may karapatan din po yung ibang kababayan po natin. Ho? So palagi pong iisipin, tatanong natin, pag ginagawa ko ay makakasama sa ating mga kababayan, siyempre huwag niyong gagawin po yun. Di ba ho? Golden rule eh. Do not do unto others as you would not have others do unto you. Tatandaan po natin yan. Lahat ho ng tao ay may karapatan. Ho? Tatandaan niyo po yan. So, ibabato po natin yan sa ating magaling at masipag na mayor, Mayor Marisa Red Martinez, at kay ating napakagaling din at masipag na Vice Mayor Bob Rico Hermoso Manuel. Ho? At mga kasama sa konseyo, mga konseyo natin. Pag-aralan niyo po yung curfew at maring may base rin ho kung talaga ho nakakabula ho na ho at syempre kailangan magpahinga naman po yung ating mga kababayan, maingay pa rin ho, nakakagambala, hindi rin ho maganda ho. Sige ho, at Drone Rev, ay paggawa mo ng referral yung request na yan kay Mayor Marisa Red at saka kay Bobs Manuel, ha? Opo, Vice Mayor Manuel. Yes, okay po. Ayan, sabi pa po dito, good evening po Gov, pwede po bang makahingi ulit ng konting tulong para sa pagpa-ultrasound, pangbili ng gamot para sa puso ko, nag-maintain na po ako sa puso. Salamat po. Okay, tawagan mo Drandre, but alam naman mo niya meron tayong mga may available pa tayong pondo dyan sa medical assistance. So, basta ho tayo ay talagang tumutulong basta patungkol sa kalusugan, ho. At kaya sinasabi ko mga kababayan, no, ito ay bagong taon, yung New Year's resolutions, unahin niyo ho yung kalusugan, ho. Huwag ho tayong tatamad-tamad diyan sa kalusugan. Alam niyo na ho, may symptoms kayo, may nararamdaman. Ay, baliwala ito. Ay, mali ho 'yon. Palagi niyo hong alamin kaagad sa doktor. Punta ho kayo sa doktor. Sir, ano ba itong nararamdaman ko? Sakit yung ganito.
Eh, dyan sa Santa Cruz, yung District Hospital, na-supplyan ho natin ng equipment na ho yan. May mga laboratory test na ho tayo dyan, yung mga blood chemistry. Eh, libre naman ho yung ating pinamimigay na yan. May X-ray ho tayo dyan. Huwag ho kayong tatamad-tamad dyan sa kalusugan. Ang sinabi na ho natin ay an ounce of prevention is worth a pound of cure. Huwag ho natin palalalayin. Pag ho lumala, nako kayo mapipirwisyo. Pati ho yung katawan nyo, akala nyo ang hirap-hirap mo magkasakit na malala. Eh, delikado pa, magastos pa. At saka isipin nyo ho yung lagay ho ng mga kasamaan ho natin sa pamilya. Ho, asawa nyo, yung mga parents nyo, ganyan ho. Lahat ho, apektado eh. Dahil ho, gagasta ho, eh, hindi malaman. Eh, mabuti ho kung palaging, siyempre, gusto ko na naman tumulong ng provincial government at si Congressman Lord Alan Velasco. Pero huwag niyong palalalain yan sakit. Oras na may naramdaman ho kayo sa katawan, takbo ho agad sa doktor, sir, ano ba itong sintomas na ito, bakit ganito? Eh, okay, uminom kayo ng pain reliever, pero kung after several days, eh, ganun pa rin. Eh, magkonsulta na ho kayo sa doktor. Sabi ko sa inyo, mag-annual check-up ho kayo lahat. Ito, starting January. Punta ho kayo dyan sa Santa Cruz District Hospital. Si Arlie Bertuccio, yung happy natin dyan, ay napakabait ho niyan. Magpa-test ho kayo para malaman natin. Importante ho ang testing kasi hindi malalaman kung ano yung sakit. Yung doktor, hindi makakapagbigay ng kanyang findings kung wala hong resulta ang test. So, oh, yan ang pangaral ko sa inyo. Eh, naku, maniwala ho kayo at napaka-importante po niyan. Health is wealth. Ho? Okay. Sige ho. Okay po. At sabi naman po dito ay... siguro po ay last na ari at 6:27 PM na po. Good evening po, Gov. Tanong ko lang po kung saan pwedeng lumapit kapag mag-a-apply ng love loan. Si Charlene Rodelas po ito ng Aturan. Thanks po and Happy New Year. Eh, dyan po kayo pumunta muna sa satellite office natin para hindi mag-gastos yung transportasyon. No? Dyan po si Rayo Malelang at si Valerie po. Alam po nila yung mga requirements dyan, no? At tutulong po tayo dyan sa love loan. Dami ho namin pondo dyan eh. Million-million ho yung talagang pinatalaga ko dyan. Gusto po natin makatulong pinansyal. Ha? Sige po. Okay po. At yun na muna po siguro ngayong hapon na ito. Ang ating mga maraming tanong. Salamat sa overtime sunshine. Napakasipag nito ang sunshine. Anyway, sige. Dandre, ikaw magbigay ng mensahe bago tayo tuluyang magtapos nitong ating programa. Okay po. So matatapos na naman po ang ating paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Press Brief with the Governor's Hour. So bago po ang lahat ay inaimbitahan ko po kayo na i-like at i-follow at i-share po ang ating pong post mula po sa aming official Facebook page, ang Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. So hapon-hapon po natin itong nasabi na ito pong page na to ay naglalaman ho ng mga updates and accomplishments as well as mga announcement po na una po kayo makapanood or makakita kapag po kayo ay nag-share or nag-like dito po sa ating pong Facebook page. So yun nga po at binabati rin ho natin ang ating pong mga palagiang tagapakinig dito po sa ating paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Si Mary Ann Vasco, si Ma'am Marigold Mendoza, sila Tito Rene Quesada, Tita Merly Quesada at si Kuya Bisto. Ganun din po ang ating pong head ng HR, acting OIC po, si Sir Blair Dimaano, nakikinig po ngayong hapon na ito. Ganun din po sa lahat ng taga-PGP Provincial Governor's Office po. At sa lahat ho ng mga nakikinig po sa kanilang tahanan at ganun din po sa online. Nais ko rin po i-clarify po yung sa love loan requirements po natin. So bali yun po, kapag po kung kayo ay new applicant o bago pong mag-applicant or renewal po, kailangan ho ng application form, signed po ng kasunduan, valid ID po na nabanggit ko rin kanina, tsaka po itong sedula. So, saan ho kayo pupunta? Maaari ho kayong pumunta sa ating pong satellite office po dito po sa Santa Cruz. Or pwede naman pong magdiretso na po kayo dito po sa tanggapan po ng Provincial Agriculture dyan po sa Buac. So, yun po ang kailangan nyong dalhin. At ito po ay may assessment. Depende ho kung kayo po ay nagsisimula ho ng negosyo or may negosyo na po kayong existing, ay sila po ang bahalang magbigay po ng amount kung kailan po kung magkano po yung gagamitin nyo. Ano po? So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa palagiang pakikinig at panonood po online at magkita-kita po tayo next week. Thank you po.
Okay, maraming salamat, Ron Reb, at you continue with what you're doing, yung pagtulong sa kapwa, at talagang Diyos ang bahala na sa iyo. At nakakasiguro ko na todo-todo ang blessings. At ganun din kay Sunshine Grace, ituloy mo yung ating pagtulong sa ating mga kapwa, at Diyos talaga ang magbibigay ng biyaya sa iyo, ha? Okay, at sa kapatid na Rick Pielago, ganun din. Maraming salamat sa suporta for so many years sa ating Governor's Hour. Patuloy mo ang iyong malakas na pagtulong at pagtangkilik sa ating programa. So mga kababayan, nagtatapos na naman po ang Governor's Hour at pinag-overtime tayo ni Sunshine. Biro lang. Anyway, nakakatuwa naman po na talagang marami yung tumatawag at nagte-text. Ano ho? At yung sinabi ni Dran Reb, yung likes ho at saka yung pag-follow po dito sa ating sa FB natin ay mag-sumali po kayo doon, mag-text po kayo, wag po kayong mahihiya. Ngayon ho, puro online ho, mga kababayan, ho, kahit yung hindi masyadong sanay, paturo ho kayo. Ay, paturo ka doon sa marunong, o paano ba ako makakapag-send ng text message kay Governor? Aba, ito na ho yung opportunity nyo na makapagpahatid ng gusto nyo sabihin sa akin. At welcome po yan, ano ho? Hindi na kayo kailangan pumunta sa Kapitolyo para makausap po. At ako'y sobrang busy rin naman ho. Sa dami ho ng ating mga proyekto at programa at mga problema po. Eh talaga pong napakaginto po ng oras. Pero dito po sa FB, kaya nyo po mag-send ng message kung ano yung magaganda rin ho yung mga question, mga kababayan. No? Pagsipag-sipag lang ho tayo. Itong sinasabi ko sa inyo ho. Importante ho ang masipag sa buhay ng tao ho. Talo ng masipag ang babagal-bagal ho. Lalo po yung tamad, yung nag-iintay lang ng biyaya, wala hong nangyayaring maganda dyan ho. At the same time ho, magpursige. Kahit ho, dumada please, medyo hindi ho makuha kaagad ng gusto, huwag hong sasamaan loob, huwag mawawala ng pag-asa. Nandyan ho tayong lahat, magtulungan lang ho tayo. Nandyan ho si Governor Presby, nandyan ho si Vice Governor Lynn Angeles, nandyan po si Congressman Lord Alan Velasco, ang ating mga bukal, oh, bukal ng District 1 po, nandyan po si Maki Caballes, ang ating magaling na gwapo na lawyer, napakagaling pa ho. Ating si Engineer Jojo Leba, si Tres Mangkuka na profesor, at magaling po, at si Dindin Office Mercado, pusang ina. At napakagaling pong bukal, ano po? So, ating pong mga bukal dyan sa District 2, si Mael Lim, na dati yung Vice Mayor, si Mel Encabo, Mercy Rihano, at si Danny Red. So, importante lang po sa atin ay magsabi. Nakita nyo naman ho, kahit na paano ay talagang tutulong ho tayo at pipupursigahan po natin makatulong. Dahil, ang sinabi po namin, ang kayo'y mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran at kabutihan sa buhay ay aming kaligayahan, no? Natutuwa po kaming makatulong at hindi po namin kayo matutulungan kung hindi po namin alam kung ano yung gusto nyo. Ano po? Mag-participate po kayo through mga messages po sa FB natin at yan po'y tinitignan din po namin, ho? So yan po ang ating mensahe sa 2024, magtulungan, magmahalan, at magsikap, magsipag mabuti sa para pagpaganda ng buhay. Pwede naman pong konti-konting panglibang or konti-konting bisyo, pero yung social lang po. At saka, ako po, yung mga bisyo, moderate lang ho palagi, moderate. Wala ho maganda doon sa sagad-sagad eh. Wala ho magandang nangyayari ho, masyadong excessive. Bawasan ho natin yan, i-focus ho natin ang ikauunlad ng ating buhay, hanap buhay o negosyo. Nandiyan po kami para tumulong. Yun lang po, i-greet po natin po kayo ulit ng isang happy, peaceful, and a better 2024 po sa ating lahat. Ito po si Governor Presby Velasco, Presby with you, together po sa ating napakagaling dating speaker, Congressman Lord Alan Velasco, at si Vice Governor Lynn Angeles, ang po ng mga naturan kong bukal. Ay, nandiyan po kami sa likuran nyo. Paasensuhin po natin ang sarili nyo. Aasensu po ang ating mga bayan at lalawigan. Yan po ang gusto natin. Basta magkakasama po tayo, lahat ay kaya natin pong gawin. Ang huli po,
Ay, magdasal po tayo palagi. Araw-araw po pagkagising, magdasal. Pasalamat po kayo sa Diyos. Iba po yung nagpapasalamat. Ho, ipakita natin sa Panginoon, mahal po natin siya at susuklian po natin kayo. Susuklian ka niya po tayong lahat. Ho? God bless all of you. Mabuhay po kayo lahat. Sa muli pong Martes ay magsama-sama po tayo. Be active. Participate po. That's the only way na kayo po ay mabibigyan ng biyaya. Yun lang po. Good night. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat.